Mga classmate, bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, ipikit po muna natin ang ating mga mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Panalangin para gumaling ang may mga sakit. Panginoong Jesus, aming tagapagpagaling at tagapagligtas, kami po ay lumalapit sa inyo upang humingi ng tulong at grasya. Ilumin mo po sana ang lahat ng pinahihirapan ng sakit at karamdaman. Pagkalooban mo po sila ng panibagong lakas, pangkatawan at pang-spiritual. Amen. Ganda ng pusit, oh. Pusit sa na ibon na, hindi pusit na isda dito sa dagat. Pusit na ibon. Alam ko yung pusit na yan, hummingbird. Ang ano niyan, ang kanilang pugad, kasi sa amin, meron din mga ganyan eh. Hindi namin kasi tinataboy. Pinapabayaan namin dumami. Makapangitlog sila doon, makapagparami ng ano, ng lahi. Ang nakakatuwa dyan sa ibon na yan, yung kanilang pugad, sa halip na nakapatong sa sanga ng puno o kada sa madaming dahon, hindi, nakasabit siya. Siguro kaya hummingbird. Yan. Maliit lang siya, mga ganun lang. Ganun lang kalalaki yung ibon na yan. Ganun lang, hindi kalalaki, kaliliit. Okay. Anyway, andito na naman si Kuya Arvin sa Tambayan. Ito yung hotel. Andito tayo sa hotel. Kanina hindi tayo nakapag-vlog dito kasi may mga tao dito na nangingisla. Nangingisla dyan sa ilog. Nasa tabi ito ng dagat. Yan. Siyempre, hindi natin aabalahin. Tsaka tayo, maaabala din tayo. Siyempre, habang nagsasalita tayo, may nakakaabala, nag-uusap-usap kasi sila doon. At hindi tayo makakagawa ng maayos na video, na vlog. Yan. Kaya ngayon, nung wala na sila dito, bumalik ako dito sa hotel. Siyempre, lahat ng pwestuhan natin dito, siya kinukuhanan ko ng video. Anyway, nakaraan na yun. Huwag na natin balikan. Yan. Ganito. Nawala na yung ano, nawala na yung pesto ng mga nag-date. Nawala na. Tingnan natin. Ayan. Yan yung pesto. Ito. Wala na. Nalaman na siguro na may pumupuntang tao dito. Ano? Nalaman na siguro na may tumatambay na dito. Kasi may mga posisyon na gulo doon sa kanilang o kaya naman doon sa beach resort, 'di ba? Beach 'yan. Siguro na ano lang sila maglakad papunta dito. Baka hindi naman sinasadya na dito sila tumambay. Naglakad sila papunta dito at bago ang lahat ng pagkukwentong 'yan, sasabihin ko muna sa inyo ang topic. Yan. Magandang araw muna sa lahat ng mga klasiko, sa mga lahat ng kalablab natin. Hello guys. Nasa magandang area na naman tayo at lagi nyo akong makikita dito. Kasi ito yung favorite spot ko na talaga. Ano, sa lahat ng pinuntahan ko, ito yung maganda. Ito yung maraming location na mapupuntahan ako. At ito din yung libre. Walang bayad, kaya nga libre. At syempre, kapag hindi ka pa nakakapag-subscribe dito, pindutin mo yung subscribe button, ganun na rin yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video, sa lahat ng content, sa lahat ng inspirasyon na inihahatid ni Kuya Arvin dito lang sa Arv Story TV. Ang kwento ng mayroong mapupulot na aral para sa mga sakit na tulad ng sa akin, joy at anxiety. Yan. Halo-halong video, syempre. Andito na yung relaxing, andito na yung inspiration, andito na yung educational, andito na yung... So, sama-sama na to eh. Ayan.
pwedeng kasama na rin dito tourism kasi napakaganda ng area, napaka-aliwalas, napaka-lovely talaga. Yan. At pag-uusapan natin ang inihintay nyo. Pag-uusapan na natin. Ang sarap sa tainga ng kuliglig. Yan, kulilis na naman masasabi ko, kuliglig. Napakagandang pakinggan. Yan yung nakaka-relax eh. Tapos, wala kang ibang mapapakinggan dito kundi ganyan. Huni niyan, kuliglig, huni ng ibon, hampas ng hangin sa puno, sa mga dahon, yung hampas ng alon sa dalampasigan, yan yung mapapakinggan mo dito. Napakasarap sa tainga. Masarap ang hangin. Pag-usapan natin yung parehas ba na umaatake yung dread at saka anxiety? Sabay ba ito? Paano mo malalaman na parehas mo na itong nararamdaman? Parehas na itong nasa'yo nung oras na ikaw ay naatake? Yan yung pag-uusapan natin. At yan yung sasamahan natin sa kwentuhang ito, paghuhuntahan natin. Pinipil ko kasi yung yung sarap dito. Time check tayo, alas 4 sakto. At ilang oras na lang, muling babalik tayo sa ating tahanan. At syempre, bit-bit ang mga bit-bit ang ating mga kaligayahang natamo dito. Ilang oras din na nag-enjoy ako. Yun, napakasarap. Sa pala dito talaga. May nakita ako daw, may nakakilala ako, may nakatambay. Kala ko, kasama nung nangingisda, linapitan ko. Galing siya doon sa beach. May mga kasama siya doon. Napadpad din lang siya dito, naglakad-lakad lang siya. Tapos nakita niya nga itong na maganda daw. Yun, kakatuwa. Kalubata pa siya. Hindi babae ha, lalaki. Pero parang kamag-anakan ko pa ata. Taga kabilang bayan. Siguro hinahanap na ng kamag-anak niya yun kasi nandito. Ang mga naandun doon sa beach. Malayo din ito. Mga 2 kilometro ata ito eh. Kaso nga lang, labing dagat, madaling matatanaw mo pa rin kahit na malayo na. Wala naman siguro ang 2 kilometro. Masyado naman akong magsukat ah. Mga 1 kilometro lang mahigit. Yan. Nag-i-enjoy ako magbutas ng buhangin gamit to. Ang sarap nun. Oo, hangin yun eh. Dito, pwede mong gawin lahat eh. Kasi solo ka lang. Tulad dito oh. Ang lalim na... Sabi ko, nagbubutas ako ng buhangin gamit to. Ang lalim ng butas. Katabi ko, pinagbubutasan din. Takloban na natin. Yun nga. Siguro, naligaw din lang yung mga tao. Daling sa beach, baka MU, baka mag-jowa, mga ganyan. Nadala nung nung romantic place. Nakakano naman, kahit siguro ako bata, may kasama ako dito. Siyempre, maharot. Baka madala ka sa pagiging romantic place nito. Maging romance talaga. Ang ganda oh. Ganda ng tunog. Lahat masasabi mo dito, lahat ng mga naipon mo na lakas ng loob para magsabi sa isang dilag,
Yan, napakaganda. Napaka, hinukay ko pa sa lupang ito yung binigkas kong pananalita, dilag. Masasabi mo. Lahat ng sikreto masasabi mo at lahat ng panlolo kung gagawin mo masasabi mo. Ambiles. Siyempre, dahil tayo'y tao lang, mayroon tayong kahinaan. Ang kahinaan ni Ining, bumuka ka. What? Oh my God! May isda. Bumuka ka si Ining, dini sa aking tabihang are. Are, dini? Dini lang yun sa may tabihang kong are. Ay di, nakapagtago sa kuweba. Ayon. Kasalanan na rin ano, romantic place. Ha? Siguradong, ilang buwan ay magwawala ang itay. Ay, yung pakasalan are. At tunay na kung anong ginawa mo din eh, siguro'y nanuno. Ba't aray bukol? Ay, sino gamay kasalanan? Ayun ho, eh, kami naglakad-lakad dun. Eh, maganda pala yung place na yon. Ay, di. Ayun ho. Nabuo ho si Junior. Ayun yung nagagawa ng gato. Pero mo, nakakapag-isip ako ng kung ano-ano dito. Lalo na yung may kasama. Kaya ako, iwas talaga ako. Hindi ako nagsasama dito ng hindi ko kalahi. Baka iba mangyari. Mahirap na. Tao din lang ako. May kahinaan. Baka ano, baka malimutan kung ako may anxiety. Ano? Kilala naman ako ng mga ano, kilala na ako ng sa kawalang hiyaang kalokohan, sa mga pagkukwento, sa pag-share, yung mga kausap ko na mga kaklase natin. Para ma-enjoy ko lang sila, walang hiyaing ko din talaga. Para malibang ba, para mapatawa, ibon yun. May ibong-ibong iba yung tunog. Nawala, nawala yung huni. Ganun yung ginagawa ko minsan pagka alam kong depressed. Dinalagyan ko ng konting joke. Yun nga, mga classmate, tinatawagan ako ng mga klase natin. Babae man yan o lalaki man yan, kahit anong kasarian yan, sinasagot ko. At kinukwento ko, lahat ng pwede namin pag-usapan, sabi ko nga, kahit nga yung masakit na puwit eh, napapag-usapan, dahil kasama eh. Line ng ano ng ating nararamdaman. Hindi naman sa pagbabastos. Ay ganoon naman talaga. Kaya hindi maiiwasan, sasagutin mo. O kaya makakasama sa topic nyo. Yung pag-ihi mo na mahapdi. Ganoon talaga. Minsan kahit sa about hindi naman pagbabastos talaga napapunta sa part ng may sex. Kasi, di ba may video ako tungkol sa sex. Kaya minsan, natatanong din sa akin. May sinabi din ako sa kanila tungkol sa minsan karanasan ko. Hindi, ano eh, hindi mo pwedeng ilihim yung nararamdaman mo dahil nahihiya ka. Unang-una, hindi naman kami magkakilala. Pangalawa, hindi naman kami nakikita. Pangatlo, hindi naman, wala kami ugnayan. Nagkatanungan lang. Yun. Kaya hindi naman ako nahihiyang sagutin. Arvin Bagod lang po sa Messenger. Kung kailangan nyo po ng kausap na makakaunawa sa nararamdaman nyo, basta available lang po ako. Kahit naman yung mga tumatawag minsan, ano po, PM muna kayo. Tapos sasabihin ko sa inyo, sige po, ganitong oras po, available na ako, tatawagan ko po kayo. Tinatawagan ko po sa Messenger. Ano po, ganoon po yung ginagawa ko.
Yan. Para po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pakipindot po ng subscribe button at ganoon na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng video na ginagawa ni Kuya Arvin. About do sa pinag-uusapan natin, sa topic natin, nalalayo tayo. Pero kahit naman nalalayo tayo, andun pa rin naman yung ano, yung pagkikipagkwentuhan ng tungkol sa ating nararamdaman at saka pagbibigay ng ano ng kasiyahan na po. Ya siguro naman wala na naiinip, hindi katulad ng una nung umpisa kasi hindi nila alam pa yung content na ginagawa ko kaya siguro naiinip. Kasi nasanay yung iba na do sa mga napapanood din ng vlog yung sa mga doktor. Yun nga lang. Direct to the point yung doktor pero minsan kulang minsan hindi niyo nakikisabi nga ni Ma'am ano ni Ma'am May Baldosa. Lagi ko na lang ang nababanggit si Ma'am May Baldosa. Siya kasi malimit ko na nakakausap at malimit siya nagko-comment sa akin. Sinasagot ko yung comment niya tapos nagkatawagan na rin kami, nagkausap na rin kami. Shout out po sa pamilya ni Ma'am May Baldosa, sa kanyang partner, sa kanyang mga anak. Shout out po. Yan. Hey po kay sir, sa asawa ngayon ni Ma'am May. Yan. Kumusta po? Yun nga. Nalimutan ko na yung huling sinabi ko sa inyo. Nalimutan ko na yung pinag-usapan kung bakit yung nabanggit si Ma'am May. Tatawa si Ma'am. Lagi kong, ba't nababanggit ko nga siya? Kasi nga, malimit nagtatanong sa akin. Tumatawag siya sa akin. Yan. Tumawag ako sa kanya. Yan. Ayun. Marami ng doktor ang nana niya pero napanood niyang vlog pero hindi niya yung nararamdaman niya. Parang hindi naman ata si Ma'am yun. Parang si Ma'am ano pangalan na nalimutan ko na. Ako sorry Ma'am. Ikaw yun, ikaw. Alam mong ikaw yun. Makakalimutin ako. Nalimutan ko pangalan ni Ma'am. Kaibigan ko nito. Nasa Quezon City siya ngayon. Kaibigan ko to. Tinatawagan ko to. Hindi ko na alam kung pangalan ni Ma'am. Tapos wala naman akong load para makita ko yung ano, yung pangalan niya dun sa ano. Hindi ko naman mabubuksan niya, wala akong load. Sorry sa kaibigan ko. Kasi nga, hindi personal sa akin yung, ano, katulad niya, si Ma'am. Yun nga, nag-ano siya sa akin, uusap din kami noon, galing siya sa ibang, ano siya, OFW. Hindi niya napapakinggan doon sa mga napapakanood niyang vlog, yung karanasan niya, yung nararamdaman niya. Nung napanood niya itong vlog ko, doon niya naisip na, kaparehas daw nung nararamdaman niya yung mga sinasabi ko sa vlog ko. Yun po yung kaibahan ng vlog ko sa doktor. Oo nga, at hindi ako direct to the point. Kasi nga, pinapakita ko kung ano yung sa kabila ng sakit na meron ako, na meron tayo, nakakapag-relax ako. Gagawa ko normal ang buhay ko. Ito yung tema nung paggawa ko ng content. Ayan. Mahalaga din na makita nyo na normal ako. Hindi katulad ng mga doktor. Wala naman silang sakit na katulad natin. Kaya direct to the point sila. Paggagamot yung kanila eh. Ano? Yun. Normal po sa katulad natin. Yung pagka majored. Talaga minsan sabay agad. Sabay agad na umaatake yung anxiety. Pinapahirapan po kaagad kayo. Kaya nga po. Sa dami na po ng video na pinalabas ko. Lagi sinasabi ko normal. Lagi sinasabi ko normal na nararamdaman yan. Para po, pagka, lahat naman po tayo may takot eh. Pagka naramdaman mo na yung anong ito, utay-utay mo, aalis mo na sa isipan mo yung takot. So, pag naramdaman niyo yung mga sign and symptoms ng GERD, maaalis mo na ang takot kapag alam mo na kung ano yung sakit mo. Yun po. Hindi na po kayo pahirapan. Normal po na magkasabay na mararamdaman mo yung GERD at anxiety. Yun po kung bakit hindi ko agad kung ano-ano pang sinabi ko na mga sinir ko pa kung ano-ano. Kasi nga, simple lang naman yung sagot dun. Normal po nakasama.
normal po na magkasama, normal po na magkasabay, at madali naman po tanggalin basta kilala mo na yung sakit mo. Kaya ka lang naman natatakot dahil hindi ka familiar doon sa nararamdaman mong sintomas ng jod mo nung oras na yon. Ano po? Pero dito sa vlog ko, kung pinapanood mo yung lahat ng mga video ko, alam mo na normal yung kasi lahat, halos lahat na nararamdaman ko, lahat na nararamdaman mga klase natin, na i-share ko dito. Hindi man sama-sama lahat, kasi sabi ko nga, hindi naman ito scripted, kung ano lang yung nasa utak ko, ano lang nasa isipan ko, yun lang yung sasabihin ko. At yun nga, katulad ngayon, kung ano yung nasa utak ko, ito lang yung binabanggit ko sa inyo. Mamaya, kung may maiisip ako, gagawa ako panibagong content, sasabihin ko din sa inyo. At yung iba naman, rini-request ng mga kaibigan natin. Katulad mo, kung magre-request ka na ganyan nararamdaman mo, kung normal ba lang, sasagutin kita dun sa comment mo. At ang iba, ginagawa kong content sa vlog. Yun yung ginagawa ko po. Kasi sa dami ng, sa haba ng karanasan ko, sa haba na ng pinagdaanan ko sa Jord, yung iba, hindi ko masasabi bigla-bigla na lahat ito nararamdaman ko. Ano po? Kung ano lang yun na maaalala ko, sasabihin ko. Yan. Kung may gusto ka pong ano, i-comment mo lang, tapos sasagutin kita. Kung at minsan, dahil nasagot na kita, naalala ko, i-note ko na po yan sa aking ano, calendar, sa aking notepad. At gagawin ko na po siyang content. Ano po, para naman malaman din ng iba. Dahil alam ko na paulit-ulit na nababanggit, paulit-ulit na natatanong. Kailangan gawin ko ng content para mapakinggan ang kwento para dyan ng karamihan. Yan mga classmate. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, dun po, sa matagal na nanonood na hindi pa nakakapag-subscribe, pakipindot ng subscribe button. Ganun na rin ang mga bago pang nakapanood at nakapasok dito sa YouTube channel ko. Pakipindot ng subscribe button. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video, sa lahat ng content, sa lahat ng inspirasyon na binibigay na inihahatid ni Kuya Arvin. Dito lang yan sa Arv Story TV. Ito yung video, content, YouTube ng ating karamdamang joy at anxiety na pinagdaraanan ng karamihan at isinishare at binibigyan ng inspirasyon. Nakita nyo naman na yun nga, laging paulit-ulit ko, pinagmamalaki ko, pinagmamayabang ko na sa liblib na lugar na to, nag-iisa lang ako, nakakaya ko. Alam kong delikado para sa atin. Alam kong nakakatakot para sa atin. Pero ginagawa ko para maging inspirasyon nyo ako. Para maging halintulad nyo ako na kaya nyo rin ang sakit nating ito. Hindi lang ako, pati ikaw kaya mo, kaibigan. Yun, mga kaibigan, mga classmate, mga kalablab, mga guys. Salamat, salamat sa inyong pagtitiwala at panonood at pagtangkilik sa Arv Story TV at ang aking kahilingan. Kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like at saka paki-share sa Facebook para marami pa ang makapanood at matulungan natin. Ito po ay aking hangarin na, ito po ay aking advokasya na. Advokasya ko na po itong ginagawa ko na gumawa ng mga content na ganito para makatulong sa ating mga kapwa na may ganitong karamdaman. See you po sa susunod na video at thank you. At ako ay magre-relax muna dito. Maghintay ako ng oras ng paglilom bago ako umuwi. At syempre, magre-relax muna ako dito. Masarap ang huni ng kuliglig. Bye-bye! I love you all. I love you all. Dito ako sa may hotel. Muli po nating itungo ang ating ulo at ipikit ang mga mata. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga biyaya na iyong pinagkaloob sa amin at kaliwanagan ng aming kaisipan at kaginhawaan na aming nadarama sa oras na ito. Naibsan ang mga pasakit na aming nadarama. Salamat po, Panginoon. Salamat.